Welcome back to my channel. So for today's video ay hindi muna mga invitations or invitation layouts yung mga ipapakita ko sa inyo or yung ipapakita ko for today's video dahil iba naman yung ituturo ko. At dahil nalalapit na ang aking wedding at gusto ko na i-customize yung iba ng wedding essentials na gagamitin ko para sa aking kasal. Dahil gusto namin na customize talaga yon, as in meron kaming mga initials or talaga na dedicated yung gagamitin namin na essentials para sa amin ng partner ko. At para hindi na din masakit sa bulsa kapag pinagsabay-sabay na gagastusin ng mga ito or bibilhin ang mga essentials na ito, kaya sinimulan ko ng gumawa ng isa sa mga kailangan at ito ay ang cord. So mostly sa mga nakikita ko ay gumagamit sila ng parang rope lang or parang tali lang siya, pero dahil gusto ko na customize siya at mas nagandahan ako sa beads, kaya yun yung gagawin ko at yun yung ipapakita ko sa inyo. Sobrang nagandahan talaga ako sa rosary cord na pang wedding, kaya gusto ko na ganun din yung gagamitin ko para sa kasal ko. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin or paano ko siya ginawa dahil ito na at nagawa ko siya. So, ito yung kanyang itsura. Ayan. So, beads talaga yung ginamit ko dahil tignan nyo naman, sobrang ganda ng kinalabasan niya at hindi lang siya yung ordinary na cord na pang wedding. Rosary style ito. So, yung bilang ng rosary beads is ganitong-ganito din siya. Tapos, ayan, meron siyang cross dito. At ito naman, yung aming initial nung aking partner. So, customized talaga siya at gusto ko talaga na ganito. Hindi lang siya yung ordinary na parang tali lang siya or rope. So, eto. And nag-search ako kung mga magkano kapag bibili ako ng ganito or magpapakustomize ako. At nagkakalaga siya ng mahigit 1,000. So, sabi ko, kaya ko namang gawin yan. Kaya gagawa na lang ako at bumili na lang ako nitong mga kailangan ko. At nung kinumpit ko yung nagastos ko dito, ay 50% lang doon sa price ng mga pwedeng pagpagawan. So, ayan, gumawa na lang ako. And tignan nyo, sobrang ganang ng kinalabasan niya. So, kung gusto nyo din ng ganito, ituturo ko sa inyo sa video na ito kung paano ito gawin. So, i-prepare nyo na at papakita ko sa inyo yung mga ginamit ko para buuin ang aking rosary wedding cord. So, ito yung mga materials na gagamitin ko. Ipapakita ko sa inyo yung mga ginamit ko, yung mga binili ko na materials para sa ating rosary cord na pang wedding. And ipapakita ko sa inyo, or sasabihin ko sa inyo yung mga sizes niya. Pero of course, yung iba dito, depende pa din sa inyo kung ano yung gusto ninyong gamitin and kung ano yung kulay na gusto ninyong gamitin. So, una ay itong eye pin. So, ito yung itsura ng eye pin. Ganito siya. Ayan. Ganyan ang tsura ng eye pin. So, ang size nito ay 3 cm. Ayan. Next naman ay crystal metallic or crystal siopaw metallic silver na 10mm. Dahil ito yung motif na gagamitin ko. Ito yung motif namin. Kaya bumili din ako ng ganitong beads. So, ang size nito ay 10mm. At ang pangalan niya ay crystal siopaw metallic silver. Ayan, so ito yung kanyang itsura. Next naman ay ang metal cross. At ang size nito ay 79mm by 4mm. So, ganito siya kalaki. Ayan, gusto ko kasi talaga yung malaki ang gagamitin kong cross. And then next naman ay ang metal ball spacer na silver. Since yun yung motif ko. Metal ball spacer na silver, ng size niya ay 5mm. So, ganito yung size ng 5mm. Pero madaming sizes itong mga ganito. Pero ito ay 5mm. So, ganito siya kalaki. Ayan. And then, next naman. And then, next naman ay ang crystal siopaw white. So, yun yung pangalan nitong beads. Crystal siopaw white na 12mm. Yeah. So, hindi ko na-expect na ganito kalaki yung 12mm nila. Pero, sobrang nagustuhan ko na din yung size niya. Para kitang-kita talaga. Ayan, sobrang laki at sobrang ganda. Tignan nyo, sobrang kinang nitong beads na to. Kaya nagustuhan ko talaga to. So, ito ay 12mm. At ang pangalan niya ay Crystal Siopaw White. Ayan. And then, next naman ay ang rhinestone na white. Or rhinestone round flower brooch pin. Ayan. So, ito yung ilalagay ko sa gitna. Ito yung pinili ko. Pearl silver yung isa na motif namin, kaya ito yung pinili ko. Pero madami silang iba-ibang kulay. Ayan. May blue, may red, may pink, may green, ganyan. So, magkakaiba. And then, ito yung pinili kong kulay. Ayan. So, tignan nyo yung mga bato nyo. Sobrang kinang. And then, ganito siya. Meron siyang
pin dito sa likod. Ayan. Next naman ay ang ring connector. So, ito yung ring connector na 5mm ang size. So, 5mm yung binili ko. Pero ito, kapag gagawin ko siya, kailangan ko pang buksan kasi naka-close siya. Ayan, so makikita ninyo. Kasi naka-close. Pero kung meron kayo mabibili na yung naka-open na siya para i-close nyo na lang, siguro mas magandang gamitin yon. Mas magandang bilhin yon para hindi na kayo mag-open nito palagi. Kasi yun ang ginagawa ko kapag gagawa ko nitong beads and i-open ko pa ito. Pero kung makakakuha kayo or makakabili kayo nung naka-open na, mas better yon. Ayan. So, ang size nito ay 5mm. Next naman ay ang flower beads cup or spacer beads. Ayan. So, ito naman yung kanyang itsura. At ang size nito ay 5mm. Ayan. So, ganito yung itsura ng flower beads cup or spacer beads na 5mm. Ayan. So, magkakaiba ito. Madaming design ito at madami ding mga sizes. So, pumili na lang kayo. Ayan. Ilagay ko na lang muna dito. At ang next naman ay ang letter keychain. So, ito yung gagamitin ko na letter. Ayan, dahil gusto ko malaki, kaya naghanap talaga ako ng malaki na keychain or malaki na letter. So, ito yung gagamitin kong initial. Ayan, K and C. Pero of course, inyo kung ano yung initial na meron kayo, yun ang gamitin ninyo. Yun ang bilhin ninyo. And then, next naman ay ang charm connector. So, ito naman yung itsura ng charm connector. Ayan, ganito yung kanyang itsura. And then, of course, hindi natin mabubuo lahat nito kung wala tayong plier. Ayan, pero ito, optional lang ito. Pero, of course, mas maganda talaga kapag meron nito dahil mapapadali niya yung ating buhay. At sobrang mura lang nito sa Shopee. So, makakabili kayo ng nasa 38 pesos. Ayan. Pero, ako hindi na ako bumili dahil nakita ko na meron dito sa bahay. So, ito na lang gagamitin ko. And, mas maganda sana kung meron din kayo nung cutter at saka yung isa pa na pang-hold dito sa kabila para hindi kayo mahirapan dito sa left hand ninyo. Ayan. Pero, ito lang yung meron ako kaya lang gagamitin ko. And, hindi na ako bumili kasi isa lang naman yung gagawin ko na rosary cord na pang-wedding. Ayan. So, ito yung mga ginamit ko. Ito yung mga gagamitin ko para sa rosary cord na pang-wedding. So, ito muna yung unang gagawin natin. So, kailangan natin ng ating eye pin, dalawang flower bead, at isang crystal shoppa white na bead. Ayan. So, ito yung gagamitin ko na bead. Ayan. And then, of course, kailangan natin ng plier. And kung dalawa yung gamitin ninyo, mas okay. And kung meron din kayong cutter, mas okay din yun. Ayan. So, ang unang gagawin natin, kunin natin yung ating eye pin. Lalagay natin yung ating flower bead. Pagkatapos, ilalagay natin yung ating malaking bead. Ayan. At ilalagay na rin natin yung isa pa na flower bead. Ayan, so ganyan yung kanyang itsura. At kung nakikita ninyo na mahaba pa yung pin dito, babawasan natin yan. So, kung meron kayong cutter, mas okay, mas maganda. Pero since kaya naman itong plier na putulin ito, na lang gagamitin ko since wala akong cutter. So, igaganito ko lang siya para matanggal yung excess. Ayan, so nakat na. And then, ang next na gagawin natin ay gagawa na tayo ng pabilog nitong ating pin. So, parang gagayahin natin yung nandito sa kabila. Ayan. So, gagawa lang tayo ng bilog dito. Ayan. So, ganito yung gagawin natin. And, gagawa tayo ng ganito na 10 piraso.
So, ito na yung mga nagawa ko. Ayan, nakagawa na ako ng 10 piraso. Ayan. So, ganito dapat yung kalalabasan din ng inyong beads. And then, ang next naman ay kukunin natin yung ating ring connector. Ayan. So, ito yung aking ring connector. And then, kung ang nabili ninyo ay katulad nitong sa akin, so ipakita ko sa inyo, ayan, ito yung nabili ko, yung hindi pa siya naka-open, pero kung makakabili kayo or bibili kayo ng naka-open na, mas maganda yun para hindi nyo na ito buksan. Ayan, so ganito yung nabili ko. And ang gagawin ko lang muna dito ay open ko katulad nitong, ayan. So ganyan siya, dapat naka-open. So tignan ninyo yung difference. So, nakaka-consume pa to ng time kasi kailangan ko pang i-open yung aking ring katulad nito. Ayan, so na-open ko na yung mga ring connector ko, so mag-prepare kayo ng 10 or 9 na piraso nito. And then, ang next na gagawin natin ay pagdidikitin natin itong ating beads gamit ang ating ring connector. So, ang gagawin lang natin, since nakabukas na yung ating ring connector, nakabukas na ito, lalagay lang natin yung isang bead natin dito, yung nagawa na natin. And then, papasok din natin yung isa para mag-connect silang dalawa. Pagkatapos ay i-close na natin yung ating yung ating ring connector. So i-close lang natin. Ayan. So dapat ganito yung kalalabasan niya. So ganun lang gagawin natin hanggang sa mapagdikit-dikit natin yung 10 beads natin. Ayan, so natapos ko na yung isang ganito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kailangan ay may 10 na beads tayong magagawa na ganito. So, tingnan ninyo, ganito dapat yung kalalabasan din ng inyong ginawa. And then, ang next na gagawin natin ay mag-prepare tayo ng 10 piraso na ganito. So, ito na yung nagawa ko. Meron na akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, gawa din kayo ng ganito na 10 piraso. Ayan. So, naituro ko na sa inyo kung paano gawin ito at mag-prepare kayo ng 10 ganyan. So, ito naman yung next na gagawin natin. So, i-prepare natin ang ating charm connector. So, dalawang charm connector, isang I-pin, 6 na pirasong ring connector, dalawang metal ball spacer, at isang bead. Ayan. So, ito, iba siya doon sa ginamit ko kanina. So, mapapansin ninyo, ito ay white. And then, ito naman ay silver. Ayan. So, sa inyo, of course, depende kung ano yung gusto ninyong gamitin. Pupwedeng kung ano yung ginamit nyo kanina, ganun na din yung gamitin ninyo. Since gusto ko na naiiba, ito yung gagamitin ko, ang silver na kulay or metallic silver. So, ito muna yung mga kakailanganin natin sa ngayon. So, ang gagawin natin ay kukunin natin yung I-pin. And then, ilalagay natin yung metal ball na spacer. Ganyan. Ilalagay natin yung malaking bead. And then, maglalagay ulit tayo ng isang metal ball spacer. Since okay na yung haba nitong aking pin, gagawin ko na siyang pabilog parang ganito sa kabila. Ayan. So, ganito yung magiging itsura niya. And then, ang next na gagawin natin ay kukuha tayo nitong ating ring connector. And then, ilalagay natin dito sa kabilang dulo. Pagkatapos ay i-close natin. Ayan. And then, ganun din yung gagawin natin dito sa kabila. Ring connector, kabilang dulo. And then, i-close natin. Ayan. And then, ang next natin ay
kukuha ulit tayo ng ring connector and then ilagay ulit natin. Ayan. Pero this time, lalagyan na natin ng ating charm connector. Oh, hindi siya kasa. Kaya, paluwangin ko pa itong naka-open para magkasya itong ating charm connector. Ayan, so nagkasya na siya. And then, i-close lang natin. Ganyan. So, ganito yung kalalabasan niya. At ganun din yung gagawin natin dito sa kabila. Ang gagawin natin, kuha tayo ng ating ring connector. Papasok natin itong ating unang ginawa. Ayan. And then, ilalagay natin itong ating charm connector. Tapos, i-close natin. Ayan. So, ganito yung kanyang magiging itsura. Pagkatapos, itong ating ring connector, ilalagay natin dito sa dulo ng ating charm. Tapos, i-close natin. So, ganyan din yung gagawin natin dito sa kabila. Ayan. So, ganito yung magiging itsura niya. Ayan. Ganito yung kanyang itsura. At kailangan natin mag-prepare ng 8 na ganito. So, nakagawa na ako at ito na yung mga nagawa ko. Meron na akong 8 pirasong ganyan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. So, 8 yung kailangan natin na ganito or 8 yung kailangan natin na ganyan. Ang next na gagawin natin ay kukunin natin yung mga ginawa natin kanina. And then, i-separate natin yung 5 piraso nito. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, 5 piraso nitong una natin na ginawa kanina. And then, i-set aside muna natin yung 4 na ginawa natin dito sa maliliit. Set aside muna natin yan. And then, ang next na gagawin natin ay kukuha tayo nitong isang mahaba, tapos isang maiksi. And then, ang gagawin lang natin ay pagdudugtungin natin itong 2 to. So, gagamit tayo ng plier at ring connector. Ayan, so kuha tayo ng isang ring connector. Kukunin natin yung maiksi na ginawa natin. And then, yung ring connector, ayan, papasok natin dito. At kukunin naman natin yung mahaba at ipapasok din natin dito. Ayan. So, close lang natin yan. Para maging ganito yung kanyang itsura. Ayan. So, magkasama na sila. Ayan. Magkarugtong na. And ang gagawin lang natin ay pagdudugtungin natin lahat ng ito. So, alternate sila. Mahaba, maiksi, mahaba, maiksi, mahaba, maiksi, mahaba, maiksi, mahaba. Ganun lang yung gagawin natin. Ayan. So, kuha lang ulit ako ng ring connector. And then, eto, kunin ko lang to. Pasok natin dito. Tapos, kukuha ko ng mahaba. Tapos, i-close ko lang siya. Ayan. So, ganito yung magiging itsura niya. Parang nasa gitna yung maiksi. And then, eto, pagdudugtungin na natin yan. So, kuha tayo ng ring connector. So, yung mahaba. And then, itong maiksi. Tapos, i-close lang natin. Ayan. And then, ganun lang ulit. Hanggang sa maubos natin yung mahaba at itong maiksi. So, ganito na yung itsura nila nung napagdugtong-dugtong ko na. Isang buo na sila. Ayan, ganyan na. And then, of course, ganito lang din yung gagawin natin dito sa natitira. So, ayan, napagdugtong ko na yung 2 beads natin. Ayan, so isang buong mahaba na ito. At ganito din yung kabila. Ayan, so i-set aside muna natin yan.
So, ang next na gagawin naman natin ay kukuha tayo ng 8 na ating ring connector at pagdudugtugtugtungin natin lahat ng ito. So, ang gagawin natin ay katulad ng ganito. So, pagdudugtugin natin lahat yan. Ayan. So, 8 piraso. So, ayan, nakagawa na ako ng 4 na piraso na tigi 8. And ang gagawin lang natin dito ay idudugtong natin dito sa dulo. Ayan, sa magkabilang dulo ng ating mga beads. So, 4 yung ginawa natin dahil 4 din yung magkabilang dulo ng ating beads na ginawa. So, gagamit lang tayo ng isang ring connector para idikit yung pinagdugtong-dugtong natin na ring connector dito. So, ganyan lang. So, gagawin natin lahat yan dito sa 4 na beads. Ayan, so ganito lang yung gagawin natin, kaya gawin na rin natin dun sa iba. So ayan, nailagay ko na yung mga ring connector dito sa dulo ng ating mga beads. Ang susunod na gagawin naman natin ay ididikit na natin itong mga beads dito sa ating brooch pin. So parang ang gagawin lang natin ay ilalagay natin sa bandang gitna dito sa ating pin yung mga ginawa natin na beads. So parang ganito yung magiging itsura niya. Kaya gagamit tayo ng ring connector. So, ayan, nailagay ko na yung mga beads dito sa brooch pin. So, ang gagawin natin na susunod ay isiset aside muna natin itong ginawa natin na to. And then, magpiprepare tayo ng 5 na eye pin. 3 na beads na ginamit natin dito. So, yung ginamit natin dito. 3. And then, 2 na ginamit natin dito na beads. Ayan. So, of course, kailangan din natin yung ating metal ball. So, kung meron pa kayo nitong flower cup, much better para dito sa beads na to. Pero since ubus na yung flower cup ko, hindi na ako maglalagay. So, ganyan na siya. So, ito, aside muna natin to at gawin muna natin to. So, same lang din yung process kung paano natin ginawa yung beads natin. So, ayan, nagawa ko na. So, ganito yung kalabasan niya. Same yung ginamit natin kanina. And ganito din, wala nga lang akong flower cup dahil naubusan na ako. Pero kung meron pa kayo, much better. So, ang susunod na gagawin natin ay kukunin natin ito. So, ito yung ginamit natin doon sa may bandang gitna. And then, lalagyan lang natin ng ring connector sa magkabilaan. Ayan, so ganito lang yung gagawin natin. Lalagyan natin ng ring connector sa magkabilaan. So, ganun din yung gagawin natin dito sa isa. Ayan, so ganito yung gagawin natin, magkabilaan. And then, ang next na gagawin naman natin ay pagdudugtungin natin tong tatlong to. Gamit din ang ating ring connector. So, ayan. Ganito lang yung gagawin natin. And then, ang next na gagawin natin ay idudugtong natin ito dito sa dulo at sa dulo. So, ganyan yung kanyang magiging itsura, kaya ilagay na natin. Ayan. So, ganito yung kanyang magiging itsura. So, sana makabuo kayo ng ganito. Or dapat makabuo kayo ng ganito. So, ang susunod na gagawin naman natin ay magdudugtong-dugtong ulit tayo nitong ating ring connector ng 8 piraso tulad ng ginawa natin kanina. So, ayan, gagawa lang tayo ng ganito na 8 piraso. So, ang next na gagawin natin ay kukunin natin yung ginawa natin na beads, which is this one. And then, kukunin naman natin yung ating metal cross. And ang gagawin lang natin ay pagdudugtungin natin itong cross at itong beads gamit itong ring connector na ginawa natin. So, gagamit pa tayo dyan ng 2 ring connector. And then, yun ang gagamitin natin para dikit natin yung ginawa natin na ring connector dito sa beads at dito sa ating metal cross.
Ayan, so ganito yung kanyang magiging itsura. Pinagtugtong na natin yung cross dito sa ating beads. So ang next na susunod naman na gagawin natin ay idudugtong na natin itong ginawa natin dito sa brooch pin. So ilalagay lang natin dito sa pinaka-center sa baba gamit itong ating ring connector. So, ayan, naidikit ko na yung ginawa ko dito sa brooch pin. So, actually, ito, tapos na ito, pero since gusto ko na customize talaga siya at meron kaming initial nung partner ko dito sa gagawin ko, set aside ko muna ito and then gagawa ko ngayon ng initial na ididikit dito sa brooch pin. So, kung gusto ninyo na ganito na at hindi na kayo maglalagay ng initial ninyo, okay na to, tapos na tayo dito, pero since gusto ko pa na maglagay ng initial namin, maglalagay ako. So, pwede din ninyo nagayahin yon at yun ang susunod ko na ipapakita sa inyo. So, ito na yung next na gagawin natin. So, mag-prepare kayo ng dalawang white beads, isang metallic silver na beads or kung ano man yung ginamit ninyo, tapos dalawa na metal balls at tatlo na eye pin. So, ganun lang din yung gagawin natin. Same lang din. Ia-assemble lang natin ito tulad ng ganito. So, ganito lang yung gagawin natin. So, ito yung aking white beads. And ito naman yung aking metallic silver. So, ganyan lang yung gagawin natin. Same lang din doon sa mga unang ginawa natin. Ayan, so ganito lang yung gagawin natin. So, mag-prepare kayo ng apat na ganito at dalawang ganito. So, ganito yung ginawa natin. Ayan, apat na ganito at dalawa na ganito. So, ang next na gagawin natin ay maglalagay tayo ng ring connector sa magkabilang dulo. So, lahat yan ay lalagyan natin ng ring connector. So, ganito lang yung gagawin natin. Maglalagay tayo ng ring connector. Ang susunod na gagawin naman natin ay pagdudugtungin na natin itong mga beads natin. So, ang gagawin natin, yung naiiba ang kulay, siya ang nasa gitna. So, pagdudugtungin lang natin yan gamit ang mga ring connector. Ayan, so ganito lang yung gagawin natin at dapat ganyan ang kanyang kalalabasan. So, mag-prepare tayo ng dalawang ganyan. So, ayan, nakagawa na ako ng isa dito. And, dapat ganito yung kanyang itsura. So, ang next na gagawin naman natin ay kunin na natin yung initials natin. And then, ring connector. Pagkatapos, ay pagdidikitin na natin itong ating mga initials dito sa ginawa natin na beads. Ayan, so ganyan yung kailangan lang natin na gawin. Pagdikitin lang natin yung ating initials dito sa ginawa natin na beads. So ang next na gagawin naman natin ay kunin na natin yung beads natin na may brooch pin and metal cross. Pagkatapos ay didikit na natin itong ating initials dito sa brooch pin. So dito natin banda ilalagay ito. So gagamit lang tayo dito ng ring connector. So, ayan ay ilagay ko na yung mga initials dito sa brooch pin. And tingnan nyo, sobrang ganda ng nagawa natin na rosary cord para sa wedding. And ito talaga yung gusto ko na rosary cord para sa wedding ko. And ayan, may initials na ako. And natapos ko na siya. Grabe, sobrang ganda ng kinalabasan. As in, hindi ko lang siya may pakita sa inyo ng buo dahil masyadong mahaba ito. Pero gayong ganito yung gusto ko talaga para sa wedding ko. Ayan, and meron na tayo ditong cross. So, rosary style talaga siya. Naglagay lang ako dito ng initials. Para customize talaga siya para sa amin. So, kung gusto din ninyo na customize ang inyong rosary cord para sa inyong kasal, gumawa na din kayo at sundan ninyo itong video na ito. So, ayun, ipakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa ang rosary na wedding cord. So, sana nasundan ninyo ito. At tignan ninyo, sobrang ganda ng kinalabasan niya. As in, sobrang ganda at customized talaga yung wedding cord na gagamitin natin sa ating kasal. So, gawin nyo na kung hindi nyo pa nagagawa. At sobrang dali lang ito. Basta sundan nyo lang yung video or yung mga instructions na sinabi ko. So, ayan, hindi tayo nasa wedding ngayon. Pero isa ito sa importante na wedding essentials para sa atin. So, ayan.
Tingnan nyo, sobrang ganda. So, kung natapos nyo din na gawin yung inyong rosary cord, ganito din yung kanyang kalalabasan. So, depende na lang sa inyo kung ano yung kulay ng beads na gagamitin ninyo. Since ito yung gusto namin na gamitin. Ayan. Ito yung binili ko. Sana nagustuhan ninyo ang video na ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!